na kami dito sa may McDo. O ayan na, dito kami pumasok, kaya naman nagkaligaw-ligaw na kami. Pero in fairness, kahit mali yung mga dinaanan namin, nag-enjoy naman kami sa mga view. Kailangan kasing nawala yung mga signal namin, kaya man hindi talaga namin alam kung saan yung tinuturo ni Waze. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit saan ka mapunta dito sa Tarlac, ang gaganda ng mga tanawin. Sarap siguro tumira dito, tapos pagkagising mo, ganito yung makikita mo. Napakasariwa pa ng hangin dito at wala talagang polusyon. Para lang nga kami nag-road trip sa ginagawa namin. Ito na yung pinakamagandang view na daanan namin. Grabe, kapag pumunta kayo ng Tarlac, hindi pwedeng hindi mabusog yung mga mata nyo. O diba, sabi ko naman sa inyo, itong flag na to buong araw kami nasa daan. Alam nyo ba, sa mga puntong yan, dyan pa lang namin na-realize na naliligaw na kami. Wala pa rin kaming signal, kaya naman huminto muna kami para magtanong-tanong. Wala na kaming no choice kundi magtanong na kasi hindi pa rin kumagana si Waze. Nakarating nga kami dito sa eskwelahan ng Melesio Elementary School. Kaya ang ginawa namin, bumalik kami at sinundan yung tinuro ni ate. Masok na nga kami dito sa barangay ng Big Biga. Feeling naman namin tama yung tinuro ni ate, kaya naman nagdire-diretso na kami. Dahil nga magdadalawang oras na kami nasa biyahe, umihi muna kami. Hindi na talaga namin matiis yung ihi namin dyan at napakasakit na ng pantok ko. Nung nasa biyahe na nga kami ulit, nagtanong-tanong ulit kami dito sa mga bata. Buti na nga lang lahat ng pinagtatanungan namin dito sa Tarlac napakabait. Punta na naman kami dito sa Purong Tagumpay at Purong Maghiti. Hindi na naman pala yun, kaya naman nagtanong ulit kami. Hindi ko na nga alam kung makakarating pa kami sa pupuntahan namin. Ito na talaga yung huling pagtatanungan namin. Kasi feeling namin malapit na talaga kami. At nung tinuro na nga ni Kuya yung daan, nakita namin na malapit na talaga kami. Ang mga puntong yan, gusto ko na talagang tumalon sa sobrang saya kasi nakarating na din kami dito sa Monasterio de Tarlac. Alam niyo ba, ang tagal na nung last akong pumunta dito. Kung nga kami pumasok, nagbayad muna kami ng 50 pesos. Siguro naman malapit na kami at hindi na kami maliligaw nito. Napakapayapa dito at nung pumunta kami, walang masyadong tao. Dami na palang nagbago dito sa Monasterio de Tarlac. Nung pumunta kasi kami dito, hindi naman ganito yung itsura niya. Napakaganda dito kaya naman hindi na ako magtataka na ginagawa din tong pasyalan. Pasok mo nga, makikita mo agad yung mga nagtitinda. Sayang nga, nung pumunta kami dito, walang isa. Kita nga namin tong cafe na to, sabi ko sa ate ko, dyan na lang kami kumain. Sabi ko naman sa inyo, matagal na nung last akong pumunta dito. Kaya man hindi ko talaga alam na marami na palang kainan dito. Sunod naman, naglakad-lakad na kami para tingnan yung mga iba pang kainan dito. Napakatahimik dito at bawal talaga mag-ingay. Kaya naman kung magkukwentuhan kayo dito, huwag nyo na lang lakasan. Diba? Dito sa side nito, para kang nasa Tagaytay. Hindi nga namin naramdaman yung gutom dyan kasi gusto talaga namin maglibun. Pero sabi ko sa kanila, bago namin libunin yung buong lugar, kumain na muna kami. Dito na nga lang namin naisipan kumain kasi hindi mainit yung lugar. Dito sa taas, meron din palang kainan. Order na muna kami ng mga pagkain namin habang sina Jervie at Ryan inaayos yung mga gamit namin. Dahil nga nakakain na dito yung ate ko, sabi ko sa kanya siya na lang yung mag-order. Lutuin pa lang daw yung mga